time na binaril niya po si Angelica, ay magkakausap po ito sila Joshua Tashin at saka yung kaibigan nilang drug driver at saka inabutan po niya. Kaya po pinagbabaril niya po ito. Ang kinaso po natin sa kanya, sir, ay 3 counts of murder po. Simula po kasi nung nagkasama kami, sir, inapakapakan yung pagkatao ko. Binigay ko lahat sa kanya, sir. Hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko, sir. Oh. Kaya nung naglalakad ako, sir, binaril ko sila, sir. Bakit mo pinatay? Wala kang puso. Dapat din siya yung mamatay. Paano kami mag-umpisa? Tinanggalan mo sila ng ama. Ako po'y nangangako sa inyong tatlo. Ako po'y magbibigay ng 500,000 pesos po bawat isa inyo. So, Colonel, tulad na napag-usapan natin na walang mangyari sa kanya. Wala pong mangyayari po sa kanya po. Meron po kaming 4 na warrant of arrest. May isa pong robbery po at saka 3 carnapping po, sir. Sorry, sir. Mukhang hindi ka nalalabas ng kulungan ito. Handa na po ako, sir. Batan, ikaw ay naaresto namin sa bisa ng warrant of arrest. May karapatan kang tumahimik. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring pabor o laban sa iyo sa lahat ng hukuman sa Pilipinas. Ikaw ay may karapatan kumuha ng sarili mong abogado. Naintindihan mo ba iyong karapatan? Yes, sir. Sorry mo is not enough. Sorry is the most abused word in the dictionary, Jimboy. Isa lang mo, isa lang ang anak ko, kababata mo. Hindi ko maintindihan anong nangyari sa'yo. Diyos ko, Jimboy. Rest assured po na gagawin din po namin ng aming makakaya na i-file naman ho natin ang kaso at siyempre po mabigyan ng hustisya po yung pagkamatay nila. Po ang niiling ng aming pamilya at ng mga kaibigan yung hustisya po at katarungan para po sa anak ko at sa dun sa mga kaibigan niya na nawalan po din ng buhay. Yung kaso naman po ay airtight. Well in fact, kumuha pa ho kami ng iba na witnesses kasama po yung driver niya nung umalis po siya dun sa area. At the same time po, kanina naman po, nung inere, hindi naman po siya pinilit, di ba po? Sinabi naman po niya na siya talaga po ang bumaril. So, aminado naman po siya. Alam naman po ni Jimboy kung ano po yung ginawa niya. Saan po natin dadalhin po si Jimboy? Dito lang po yan sa amin sa custodial. Opo, tapos ipaprocess po yung papel until such time lumabas po yung commitment order tapos saka po namin i-turn over sa BGMP. Sir Julian, ngayon ay nandito ka na sa kulungan at ano ang masasabi mo ngayon? Ito na, pagbabayaran ko na yung ginawa kong krimen sa pagpatay doon sa tatlo.
malaya naman si tatay at ang iyong mga pamilya na bumisita sa iyo at pag may kailangan ka sa kanila ay agad ka magsamin. Oh, no, ang tutay labon ng titan o kyan patakaranda munod ka lang anak. Ha, hayaan mo, papasyalan ka namin ni kuya mo dito. Ha? Anong gusto niyo po, sir, sabihin sa kanya? Sir, yun lang eh. Talaga lubos may isip eh, na magagawa mo yun sana ko, sir. Kasi isa akong OFW, ang dami ko pong tiniis, hirap, pagod. Sa 12 years po, sana ginulpi mo na lang, sir. Malaki ka naman eh. Pinatulog mo na lang, sir. Sobrang sakit, sir. Diyos alam pong bahala sa inyo. Kulang yung sorry na ihingin ko sa inyo dahil nagawa ko yung krimen na yun. Nandito na ako, ma'am, para pagbayaran yung ginawa kong pagpatay sa kanila, ma'am. Yun lang po. Sir Senator Rapi Idol, sir, maraming salamat po at nakarating ako dito ng ligtas. Dinala ako ng mga kapulisan na maayos. Maraming salamat po ulit, sir. Nanay, tay, di po dito natatapos yung pagtulong ni Idol Rafi. Tututukan pa rin po natin itong kaso hanggang sa malaman na po natin ang resulta ho ng korte kung ano po talaga, kung ilang taon po siya tatagal po sa kulungan. At hintayin po ninyo ang tulong po na bigay ni Idol Rafi dahil kanina po sa radyo nagbigay po ng tulong si Idol Rafi na bawat isa po sa inyo ay makatanggap po ng 500,000 para po tulong ni Idol po sa inyo pong pamilya. At ito po ay gagawin po namin agad-agad at si Senator Rafi Tulfo ay hindi po nagsasalita ng walang basehan at hindi po ito nangangako lamang. At ito po ay aming tutuparin ng programa. Kakibat niyo po kami sa lahat po ng action na pwede po namin gawin. Senator Rafi Tulfo, marami pong salamat sa madali ang action na ginawa ninyo para po mahuli o ang pag-surrender nitong suspect na pumatay sa aming mga anak. Ang salita pong salamat ay alam kong hindi sapat sa nagawa ninyo sa amin. Sa ngayon po, yan lang po ang maibibigay namin. Ang salitang salamat. God bless po. Senator Sir Rafi Tulfo, maraming salamat po. Buo po ng aming pamilya. Taos puso po kami nagpapasalamat sa agarang aksyon nyo po at sa tulong nyo. Maraming salamat po at God bless po sa inyo.